Hey, what's up mga kabrio? Welcome back to our channel and ang video natin today is engine wash tutorial. Ito na yata ang pinakahihintay na video tutorial ng marami. So tara na, engine wash na! For the past few months, never ko na nilinisan ng engine bay ng aking sasakyan. And naisip ko na it's time to make this tutorial video. Normally, ang routine ko ay maglinis or mag-maintain ng engine bay every 2 weeks. But since bihira na lang gamitin si Brio, and dahil na rin sa pandemic na to, never ko na ulit nalinis yung engine bay. So unfortunately, dahil sa bihira na siya gamitin at lagi lang nakapark outside, nagkaroon na ng rat damage yung hood insulator. Binutas nung daga yung insulator and I think doon siya nagstay. It's a good thing na nakita ko kaagad and nag-decide na akong alisin na lang yung hood insulator. So much for the introduction. Let's move on sa mga gagamitin natin. So gagamit tayo ng paintbrush or old toothbrush para pangkuskos at pangalis sa mga dumi na nakasiksik. Gagamit din tayo ng microfiber towels para pangkuskos at pangtuyo ng ating mga parts. Now meron ako ritong all-purpose cleaner or degreaser para mas mabilis maalis at matanggal yung mga nakakapit na dumi at nangingitim na parts sa ating engine. Okay, so gagamit din tayo ng Platinum Armor Shine or PAS Magic Gatas. So ito ay isang liquid protectant for finishing para magmukhang bago at makintab ang ating engine bay. Huge shoutout po pala kay Sir Gary Vic Elumba for giving me this sampler para matest para sa ating video today. So sa mga gusto umorder nitong PAS Magic Gatas, reach out lang kayo kay Sir Gary via Messenger and ilalagay ko rin yung kanyang Facebook link sa may description box below. Okay, so pag-usapang engine wash, ang pinakamadalas na tanong dito is ano-ano ba yung mga dapat nating takpan at iwasang mabasa. So guys, ito yung mga need i-check bago tayo mag-engine wash. Make sure na lahat ng liquid reservoir ay nakatakip ng maayos para hindi pasukan ng tubig. Itong alternator naman, tatakpan natin siya mamaya ng plastic para hindi siya mabasa at mababad. I-check nyo rin yung dipstick and i-make sure lang na nakasuksok siya maigi at nakalapat ang pinaka-handle dahil kahit konting gap lang, pwede siyang pasukan ng tubig at pwedeng dumiretso yung tubig sa mismong engine. Tatakpan din natin ang ECU and since meron akong audio setup, tatakpan din natin ang audio fuse. And tatakpan din natin ang butas ng intake para iwasan din ang talsik ng tubig sa loob. Okay, i-double check din itong brake fluid container. Dapat masikip din yung takip. And dun sa mga nag-upgrade ng LED lights, although waterproof naman yung fan, iwasan nyo na lang nabasain yung banda dun sa may ilaw para maiwasan na rin natin ang kahit anong problema pagdating sa ilaw. As for the battery, pwede nyong i-disconnect for added safety. Pero for this video, hindi ko na siya aalisin, pero iiwasan ko na lang na mabasa siya ng sobra. Okay, and just a safety warning, huwag kayong mag-engine wash nang mainit pa ang makina para maiwasan natin mapaso sa makina. Okay, so for preparation, gagamit tayo ng tuyong microfiber towel para takpan yung air intake. So, i-roll nyo lang yung microfiber towel and ipasok lang dun sa pinakabutas ng intake. Ito ang magpe-prevent na pumasok ang tubig. Now, gagamit tayo ng malinis na plastic bag para i-cover sa ECU at sa audio fuse.
And gagamit din tayo ng same plastic bag. Gagamit din tayo nito para din sa ating alternator para maiwasan na mabasa ang mga parts na to. Okay, so to wash the car, ang gamit ko lang dito ay regular garden hose na may sprayer. So kung yung sprayer niya ay may settings, pwede nyo lang ilagay siya sa may shower settings. So ito ay para lang mabasa natin ang engine bay and wala masyadong water pressure. Okay, and then gamitin natin ang degreaser. I-spray lang natin ang degreaser sa buong hood. And then, hayaan lang natin to ng mga 5 to 10 minutes bago natin kuskusin. Okay, pwede rin tayo gumamit ng wash nit para din makuskus natin yung mga madikit ng dumi sa ating hood. Then after natin kuskusin, banlawan lang ang hood and then punasan siya ng towel para patuyuin. Okay, so tapos na tayo sa may hood. So let's go on and proceed sa ating pinaka engine bay. Okay, so isprayan lang natin ng tubig ang buong engine bay. Make sure lang na huwag tayo masyadong magtatagal sa isang area para hindi siya mababara ng tubig. Then ispray ang degreaser sa buong engine bay. And then again, hayaan muna itong nakababad ng mga 5 to 10 minutes bago natin kuskusin. Pwede mo rin alisin yung top cover ng engine grill para mas malinisan mo rin yung radiator at yung bumper frame. So i-remove mo lang yung mga plastic clips para maalis mo yung mismong cover. Okay, so gamitin lang natin yung paintbrush or old toothbrush para kuskusin yung mga sumiksik na mga dumi at alikabok at para sa mga singit-singit na parts ng ating engine grill. Pwede rin tayo gumamit ng wash mitt para mas malinisan natin yung mga may larger areas. Kung mapapansin nyo, ang pinakamaduming part ng engine bay ay banda dun sa strut towers. Dahil dito napupunta lahat ng dumi at alikabok galing sa bubong at windshield ng ating sasakyan. Okay, sa part na ito, ingatan lang natin ang pagbabrush at baka mabunot natin ang hose ng wiper sprayer. Also, mag-ingat na din sa part na to dahil medyo may sharp edges yung sa side and possible na makasugat siya sa ating kamay. Isa siguro sa tip na masishare ko sa inyo, pag maghuhugas kayo ng inyong engine, gawin nyo siya from one side going to the other side para ma-ensure lang natin na wala tayong nalalagpasan na part ng engine bay. Okay, so after brushing, banlawan lang natin yung area and then punasan ng basahan at patuyuin. Okay guys, so check natin. So ayan, malinis na itong part na to. I-compare natin siya doon sa kabilang side. So kitang-kita natin, napakalaki ng difference. So let's go ahead and start cleaning this side. After natin malinisan and mapatuyo ang lahat ng parts, alisin na natin ang mga plastic covers and then punasan na lang natin ng medyo basang pamunas yung mga parts na ating kinoveran.
huwag natin kakalimutan alisin yung pinang-cover natin sa air intake. Now, gamitin na natin ang PAS Magic Gatas para maging mas makintab at mas mukhang bago ang ating engine bay. So, ispray lang natin all throughout the engine bay and then punasan lang siya ng tuyong pamunas. Okay, so there you have it guys. Engine wash is now complete. And now, pwede na natin ibalik ang engine grill top cover. So again guys, maraming salamat sa support nyo sa ating channel and hopefully, nakatulong ulit ako sa inyong mga DIY projects. So if you like this video, hit the thumbs up, click on subscribe button and the bell icon para hindi mo ma-miss ang next video ko. And again, this is Dan of CARBITS. Thank you po and drive safe. See you on our next video.